Ginanap noong May 1, 2023 ang Media Health Forum ng BauerTech noong Lunes sa isang restaurant sa lungsod ng Quezon. Sa pangunguna ni Dr. Richard Nixon Gomez, ang manager ng BauerTech Corporation. Ayon kay Dr. Gomez, ang medical cannabis ay malapit ng maisabatas dahil na rin umano sa dami ng sumusuportang politiko, government official at kilalang mga personalidad dahil din umano sa alam na ng nakakarami sa ngayon na meron na tayong laboratorio at kung saan ipoproseso ang marijuana para gawing medical cannabis. Matatandaan, lumabas sa ilang pahayagan taong 2019 na mismong si dating House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ay umaming gumamit ng medical cannabis na isa na umano sa nagbenepisyo nito. Nilalagyan umano ng pain patch na medicinal marijuana ang cervical spine na sumasakit kay Ginoong Arroyo. Subalit paglilinaw nito na sa ibang bansa niya ito ginawa kung saan pinapayagan ang paggamit ng cannabis para sa medical purpose at hindi rito sa Pilipinas dahil wala pang batas na sumusuporta rito. Naniniwala naman ang dating SGMA na bukod sa kanya ay marami pang may sakit na matutulungan at mapapagaling ng medical cannabis. Kung kaya isa rin umano siya sa may akda ng panukalang inihain sa kamara na gawing legal ang medical cannabis sa bansa sa kanyang kapanahunan. Sa ginanap na forum, naging panauhin si Dr. Mac Gerald Cueto, Associate Professor, UERM Memorial Center, INC. Dr. Attorney Leo Olarte, former President, Philippines Medical Associate. Dr. Jem Mutya, Founder, Philippine Society of Cannabion Medicine. Ipinaliwanag ni Dr. Mac Gerald Cueto ang tungkol sa acupuncture bilang binabihasang acupuncturist, lalo na pagdating sa pain management. Acupuncture ay ang pagtusok ng mga maninipis na karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan na base sa pag-aaral ng sihensya. Ang pamamaraang ito ay makakatulong laban sa chronic pain, headache, migraine at iba pa. Nalulunasan din ang problema ng mga kalalakihan pagdating sa erectile dysfunction. Ayon pa kay Attorney Cueto. Ang acupuncture po kasi ay isang modality mula sa Eastern medicine. Nagsimula po ito sa China at napasama po sa traditional Chinese medicine. So ang acupuncture po, as pangalan nun, gumagamit po siya ng karayom. Manipis na karayom po, hindi po kasulad ng karayom na tinutusok sa atin. Pakilumpunan tayo ng dugo o nilaglalagay ng swero. Ang gauge po niya ay gauge 36. So kung mas mataas po yung gauge, mas manipis. So ang pagkuha po ng dugo sa inyo ng medtech, gauge 19. Ako po ay gumagamit ng gauge 36. So mas manipis siya. Okay? Ang ginagamit po ng acupuncture, tinutusok po siya sa mga maliliit na mga points sa katawan. Pwede sa kamay, sa paa, sa likod, sa harapan, sa tenga, sa ulo at sa paa para mawala o ma-stimulate yung enerhiya or in medical physiology to elicit an action response for pain management, for relaxation, for hormonal changes, at sa gitna lang po, for overall immunity building. Hindi po siya emergency department ha, erectile dysfunction. May specialized training po siya for men's sexual health at ginagawa din po siya dito sa Pilipinas pa. Nagbabalita, Alfredo Patriarca, Kalinangan News TV.